Alright, good day people. I am now going to build a quad. So I'm going to create a 4-part series that basically starts off with going through items na kailangan natin to actually build a quadcopter. So that will require, you know, kung ano yung frame, ano yung motors, and ano mang gagamitin, and so forth. This is going to be part 1 of 4, so hope you bear with me, and let's get on with it. Okay, so recently I bought new things for my FPV hobby from none other than Pinoy FPV. So what did I get from him? Batteries. So this time I'm going to be building a 4S quad, but hindi siya malaki. I'm building a small 850 milliampere quad mini 3-inch propellers. Actually, this one is a 3-inch. It's technically a new standard they're kind of setting up. So I'm using 3.5-inch propellers for this time. So sa checklist natin, what do you need to actually build a quad? Of course, you'll need the batteries. That's number one. Then come to the other things that you'll need to build a quad. Of course, number two is the frame. I'll be using this frame. Oops, sorry, wala sa camera. Yung Axis Manta 3.5 inch freestyle frame. Tingnan natin yung laman nito mamaya. Pero I'll put that on the side. Then for the brains of the multirotor or the drone, I'll be using this PDB 30x30 board. So ito stock siya. It comes with a ESC 4-in-1 50 ampere for 3.5 inch overkill. Iniisip ko kasi bibuild ko siya ngayon sa 3.5 inch, pero later on baka isipan ko mag 5 inch, pwede ko gamitin pa rin to. 50 amperes, kahit anong motor ay saksak mo dyan, kakayanin ng 50 amperes yan. An F405 FC, malalaki yung pads niya, which I like. Hindi ka paparusahan, kahihinang kumpara dun sa iba. And note, this is a 30x30. Ideally, gusto dito sa Manta is actually 20x20. Ang 20x20 and 30x30, yan yung hole-to-hole size nito. Kung gaano kalaki yung board. Nung unang panahon kasi, that was actually bigger than 30x30. Hindi ko nalang tanda, parang 36 or 37 yan. 36x36. Tapos, nagkaroon ng standard mas maliit, 30x30. Then, lumiit pa yon 20x20. And meron pang mga pico sizes ngayon, which are actually 16x16. I had a few of those dati. Pero, nawala na. Nabenta ko na. Medyo mahirap i-maintain. Sobrang liliit ng pads. But, you know, it serves its purpose. It's very lightweight. It's a stack. But, for this build, I'm using the F405 V3 ng SpeedyB. Maraming features daw to eh. May pwede kong mag-connect sa app. May Wi-Fi, etc., etc. I-explore pa natin yan. Maybe later in the configuration part. Pero for now, go through lang natin muna yung parts. Ano pa ba ang gagamitin natin sa build? A used camera. Nagtipid ako. Nakakuha ako ng used camera from somebody. And kay Chico Jimenez to actually galing from Tiny Whoop. Or anyway, he still flies squads. So I'm just hoping if this works. Hindi siya defective. Hindi ko pa natetesting, Chico. So, ito yung camera na gagamitin ko. Then, what VTX am I using? Initially, wait a minute. Nasaan na yung VTX? Nilipad lang. This squad to have a very strong signal. And this is what I'm planning to use. I'm gonna take this off from my previous build. May ginawa rin kasi ako before. FPV na multi-route na crawler. So, ang gagamitin ko itong TBS Unify 5.8. Matagal ko nung binili to. So, yan siya gagamitin ko. This, I think, can go up to 1,000 watts on this build. This will be more than enough to actually for my purposes. So, this is what VTX I'm going to use. VTX, ito yung basically nag-feed ng video signal to your goggles. So, I'll be using this TBS Unify Pro na VTX. May antenna rin siya. So, ayan siya. That's what I'm gonna use. I will be connecting that here to this camera. Parang ganyan. Similar to how I have it connected here to this camera.
Itong platform na to is for my crawler. But yeah, that's the VTX I'm gonna use. Now, so we went through the frame. Not yet the frame. The last ko yun kasi medyo mahaba, marami yan. I'll go through all the pieces inside. Then, of course, I'll be using... Ah, ito pala. Isa other VTX that I was thinking of. May nakuha rin kasi akong new VTX, a very small one. But I might just reserve this primarily because sobrang liit. Pwede siyang sa mga whoops and everything. I'm just gonna use the big one for this one, yung TBS Unify na nakita ko kanina. Ito, gagamitin ko lang sa mga tiny whoop at kung saan pa. Tapos, receiver ko, of course, UERS Lite. I have no plans of going long range with this build. For freestyle lang, lipad-lipad, bagsak-bagsak, crush-crush. yun ang gagamitin kong FC. So, 2.4 GHz siya, pero ERS na siya. Then, so, ito, may kasamang strap si Axis. Kasama yun dun sa frame, actually. Tabi mo yan. Motors, ito. May nabuksan na ako dito ng isa. Gagamitin ko si F1404 to the future na T-motor. I don't know. Sabi nila kasi hindi na ganun kaganda ng T-motor. But I think quality alone ng T-motor is very good by my experience. So, this is what I'll be using. Ano bang specs ng motor na to? It's running at, kita ba? Baka washed out. 3,800. Masyado maliit. Might not be seen. Anyway, di kita. 3,800 kV na motor. So, 3,800 kV, that's actually good for 4S to 6S. Baka uminit siya sa 6S, but I think this is good enough for 4. Ba't hindi ako nag 4,000? Gusto kong matagal ang flight time. hindi ako masyadong... maka 4 minutes lang ako using 850 milliampere batteries. And this motor, I'd be happy. 15 minutes dati sa long range quad ko, sobrang nakakabagot. Kinakain na ako ng langgam. But anyway, itong gagamitin ko ng motor, 1404, 3800 kV. Yan. Then, sabi ko nga kanina, oops, 3.5 inch na props, hindi siya regular 3 inch. Yan. T-mount. By the way, tawag nila dyan, ito, magtataka ka. Mga plane, nagpa-fly ng plane, alam naman to. Yung pag-mount ng propeller dyan, ito yung tawag niyan, T-mount, kasi parang nag-line up siya parang T. So, T-mount style propeller tawag dyan. Ano pa? Kakabilan ko syempre ng buzzer. Matagal ko ng stock to sa gamit. So, importante yung buzzer yun, build like this, kasi lalayo ka, pag lumayo ka at nahulog, hindi mo lang kung nasaan ang quad mo. So, best na may buzzer ka para at least mabibip out mo kung nasaan siya, mapupuntahan mo, di ba? Pwede mo rin may reference sa goggles, pero may hulaan pa dun eh. Pag may buzzer kang nakakabit dun sa FC mo or sa drone mo, madali mo na makita, hindi mo siya problemahin. Magbibip na lang siya, puntahan mo na, tapos na. Alright? Then, okay. So, let's go down to the frame. Ano ba yung frame na kinawa ko? So, yung kinawa ko is yung Axis Flying Manta 3.5 inch. So, that's why I got the 3.5 inch na props na sabi ko sa inyo. What's inside the box? Sabi muna natin to. So, of course, yung sabi ko kanina, busin natin. Yan! Parang saya. Chaos. Of course, your manual mo. Nandyan siya. Then, forearms nakasama nun. Actually, okay na rin tong arms na to kasi tingnan mo, mukhang kapal. Ilang millimeter to? Then, wait, kunin natin ang caliper. Ang aking trusty caliper. Na hindi zero. Oh, zero. Calibrate natin. So, ang arms nito is basically halos 4 millimeters na rin. 3.9. 4 millimeter arms. Kapal na yan. Sobrang kapal na yan. May nakita akong reviewer nagsabi na basag na daw itong arms na to. Pero hindi ko na pinanood yung buong video. So, he might have a reason. So, 4 millimeter arms. Then, ang top plate niya is basically 2 millimeters. Ayan, 2 millimeters. Ang bottom plate niya, meron siya inset na screw holes. So, quality. Maganda. Parang ang level ko kasi ng quality. Pag when you say quality na frames, it's normally yung armata na frames. Pero this one, halos magaganda na rin. First time ako mag-build na Axis Flying. Chafer na rin yung ano, yung sides, hindi ka na magagasgas. Kasi yung mga ibang frames, pag kumuha ka ng mga cheap na FPV frames,
medyo matalas ang gilid. Ang maganda pa dito, mo, si Access Fly, may kasama siyang file. So, pwede mong, kung meron silang nakalimutan, just in case, pwede mong liyahin just to soften it up para hindi ko masugatan. And at the same time kasi, may purpose din yun, kaya mo siya kailangan i-soften. Normally, pag nag-i-impact ka kasi, nagka-crash ka, tapos tumama ka, nakantuhan, nagka-crack yung carbon fiber. So, mas maganda na chamfered siya, yung ganito, yung chamfered ba, I don't know how you pronounce that, but, nakabilog yung mga kanto niya, para at least, mag-crash ka, hindi siya magka-crack, hindi siya mag-shatter. Kasi this is carbon fiber, it's pretty tough, very stiff, pero, pag syempre, nag-crash ka, malakas yung crash mo, humpas ka sa puno, eh, masasira, mababangit, napangit siya, di ba? So, kaya mo siya ginagawa doon, para, chamfered siya, normally, additional process yun sa manufacturer ng mga frames. So, medyo hassle siya. But, you know a frame is quality pag normally ginagawa nila yun. Tapos, they took attention to details like this. Yung mga screw holes, yung mounting niyan. So, that's good. Ang isa pang special dito sa frame na to, kung mapapansin nyo, it's a combination of aluminum. Of course, yung standoffs mo, aluminum. That's a given already. Tsaka, tingin mo yung standoffs niya. hindi siya regular na standoffs na yung nakikita mo. Medyo kakaiba yung tsura. So, it's pretty special. Tapos, yung bottom retainer plate ng arms, nandito sa parang captive aluminum. Ano kinaganda niyan? Pag magpapalit ka ng arms and motors, ito lang re-release mo. And, parang tingnan mo ha, pag nakascrew in to, yung isang screw doon, open. Ito lang. So, ang tatanggal mo lang isang screw, hugutin mo na yung arm, okay na. Good ka na, di ba? So, medyo maganda. Pinag-isipan talaga itong frame na to. That's why I like it. I didn't see this when I was, researching it, reviewing it. Pero, now I'm seeing it in front. Maganda siya. It's almost same quality as Armatan. Armatan makes very good frames. And isa pang gusto sa Armatan, they offer like lifetime warranty. Na-try ko na rin yun, by the way. But, that's not the topic for today. Kay Access Flying tayo ngayon. We'll be building this quad. Access Flying 3.5 inch. Kasama rin ng quad na yun is actually a few 3D printed parts. Meron siyang protector. It's TPU, pero I think it was, I don't know, it's a hardened version of TPU. Hindi siya soft. Medyo stiff. It's pretty stiff. I don't know what type it is. Or baka infill niya mataas. Pero maganda. Maganda. Pwede siya. So, I'll be using that. Tapos, mga arm protectors, syempre. Then, this one, hindi ko alam kung para saan to, pero nung ni-research ko, mukhang pang-organize lang ng power lead, ng adapter, para naka-route siya pataas. Naka-route siya ganun. Then, this one is where you put your antenna. And then, this one, I think, is for your Immortal T, kung naka-TBS crossfire ka. So, I'm using ALRS. I don't have the one na may antenna built into. So, hindi ko alam kung ano magiging range nito. Baka mas mababa, but we'll see how far this will get. If not, baltan ko na lang with a bigger, beefier ELRS antenna yung may Immortal T. Then, what else? Ito, parang front protector under the front frame. Parang ganyan siya, di ba? But in case of crash, ito na tama, hindi yung carbon fiber mo. Alam nila kasi head-on ka normally pag nagka-crash. Tapos ito pa, itong isang maganda dito sa frame na ito na napansin ko. Yung battery pad niya, medyo rubber. Kakaiba, di ba? Hindi siya yung parang normal. Kung meron, if you know si Umagad, gumawa siya ng parang sticky type. Hindi siya sticky, pero I think this should be good enough. I-secure mo naman using the straps, yung battery. Tapos yung battery strap niya parang leatherette. So, kakapit naman battery dyan. Then, ano pa ba ibang kasama? Side plates for the camera. Ito siya, dalawa. Maganda, nakakatawa. Meron siyang parang gauge doon kung ilang degrees yung tilt mo. 30 degrees ka, 0 degrees, or everything. So, pang freestyle talaga siya, if take note. 30 degrees lang ang maximum. If you're racing, normally, ang tilt ng camera mo is more than, parang 45 yan, or something. Pero kung freestyle, minsan 0 ka pa nga, 0 to 10, 15. Ako normally, I just fly at around 15 degrees tilt para mas madali mag-land, mas madali mag-flip, mas madali mong coordinate kung paano mo ginagawa yung, kung ano-ano pinagagawa mo sa quad mo. Then, normal stuff, of course, standoffs pa. Then, I'm missing M2.30, pero madali lang yan. Then, ito yata M2.30.
the screws, then M2.7, so on and so forth. So yun, yan ang parts build natin. So yan ang mga gagamitin kong gamit to build this quad. Wait, before I go, ito muna. This is the FC. SPDB, ano ba laman ng SPDB FC? So your FC and then your ESC, 50 amperes again. Sa ilalim niyan, meron tayong ano pa to? Ah. Okay. Ah, may screws. Ah, ito pa isang magiging challenge ko nga pala dito. It's a 3.5 inch siya. I will not be using XT60s. I will be using an XT30. XT30 naman ako dyan. Not a problem. But my next problem is actually, how do I fit this? Ang supported screws kasi ni Axis Flying, even for a 30x30 stack which I'm using, is M.2. Ang screw holes nito is M.3. So, ang mangyayari dito, yung screws na ipapasok sa loob nito would be a little bit loose. So, I'll still need to find a way how to actually tighten that up. Meron man sigurong way, but I'll see how I'll go. Maghahanap ako ng something na maybe print. If not, baka balutin ko na lang something just to make sure na hindi siya mag-shake sa loob. But madali lang yun. Then, of course, your huge, big-ass capacitor. Pasok mo yun. Isosolder mo yun dun sa LED. Oh, ganyan, meron pa shrink tube na kasama. And all of the hardware na kasama ng FC. So, yan siya. So, next part ng video ko is actual building. I will go through how you build the frame up to mounting the frame, which is pag-aaralan ko pa. It might not be a talkish build. It might be just a time-lapse, but we'll decide how we're going to build that next video. But for this one, that's what I'm building right now. So, see you later.